Good morning, everyone. It's a blessed morning, a rainy day here in Madrid. Grabe, guys. So, ramdam mo na yung lamig. Medyo na paaga yung lamig namin talaga. So, ano pa lang. So, ayan. Grabe, ang sama ng panahon. Sobra. So, umaambon ngayon. And of course, maramdaman mo na talaga yung nakaano na rin ako. Lamig. Ayan. So, kabababa ko lang ng bahay just because mamaya malakas ang ulan. So, ngayon medyo umaambon-ambon siya. Talagang buenos dias. Talagang napakasama nung panahon. Tignan nyo. So, dito na naman ako sa baba lang. So, mag-grocery lang ako, bibili ng bread because tomorrow is Sunday work mode. So, I'm gonna buy some bread for today, for tomorrow, till Monday morning. And so, i-freezer ko lang. Sobrang sama talaga ng panahon. Grabe, guys. Maganda sana yung ganito na to kapag ka-fountain ang nandyan. Diba? Sa mula eh. Maganda sana. So, ayan yung bahay. Maganda sana. Grabe ang ambon talaga dito. So, mag 1 week na ulan ng ulan. Dito nga how much more kung dinadanos natin yung katulad sa Pinas na yung talagang ulan, wala, malulunaw yung Madrid. Dito kay 2 days pa lang yung ulan, yung malakas na ulan is naku po, bumabaha na, inaanod na yung nila. Pag sa atin parang mga normal lang siya, mga normal ng ulan. Dito wala. So grabe. So ang pangit talaga ng buhok, nagpa-fly away. Yan, tingnan niyo, sobra, guys. Grabe. So, some places nga, na siya. Hindi ako malala, sa more siya ata. Granitos, which is yung umuulan talaga ng yellow. So, sa amin wala pa naman. Pero parang may tendency siya na uulan din ng uulan ng yellow siguro. Kasi mag-start siya. Dahil yung yung panahon pa lang, grabe na. Grabe yung ulan. Ang last na umulan na ng yelo is nung Independence Day dito. Yung nag-celebrate kami ng Independence Day here sa Madrid. Tapos pumunta kami noon. Andi nang tamang-tamang pauwi kami, nasa bus kami, is umulan siya. Pero normal lang siya. Pero nung bumaba na kami ng bus, grabe, umulan ng yelo. So, hindi kinaya ng payong namin, nasira yung payong namin sa laki ng mga yelo. So, yun, medyo nga kami noon, nasaktan na noon si Angeline noon, nasaktan siya. Pero tuwang-tuwa pa rin siya. Kahit pagkakabukol-bukol kami, mamatay-matay siya sa tawa. Kasi sigaw ako ng sigaw. Kasi hindi ko inalala yung tawag dyan. Yung nasaktan ako, inalala ko yung payong ko. Kaya mamatay-matay siya sa tawa kasi yung payong ko, sabi ko. So, grabe pa naman. Tapos ginamit ko pa yung payong ko na, alam mo yun, yung Michael Kors ko na payong. So, inano ko pa yung tinaw na payong, gamit-gamit ko pa. Kasi talaga yon, ginamit ko yon, it's because mainit that time. So, just imagine, it's summer. And then, ang summer na yan is uulan. So, nasira yung payong namin na isa. So, yan? Tapos sabi ni Mama, ni Angelina sa akin, Ayun pa kasi yung ginamit mo. Imalay ko naman uulan ang ganun, diba? So, pag normal lang, okay lang. Pero siyempre, yellow pa naman yung ulan. Pero alam mo yung medyo malaki lang ng konti yung ice cubes. Ay, Diyos ko. Ako nun eh. Burat na burat ako, nasira yung payong namin. Ay, nako. So, yan. It's raining.
So yun, grabe talaga, grabe yung ano. No ano, before, sabi ko noon, ay makakita sana ko ng raining, something, ganito, ganyan. Pero yan, nakakita din. Pero parang ano, parang alam mo, sarap-sarap tingnan, sarap-sarap ganito. Pero nakakatakot din siya, nakakatakot din siya. Which is, lalo na tayo yung ano, nasa Pinas, diba? So, sa akala nila, napaka ano nung ano na yan, nung uulan ng yelo, mag-snow, pero ano siya. Buenos dias, guapa! napakasarap niya anuhin, damdamin, or tingnan, napakalamig, o ganito. Pero talagang, sometimes, maganda siya. Pero yung mga bagay na nakikita natin na ano, na maganda, may ano din talaga yun. Meron din talaga siyang kakibat na not good, diba? So, maganda siya. It's because eyes siya, mga crushes eyes, mga ano, pero yung kakibat nung nasisira yung mga puno, nasisira yung ganito, maraming nadidisgrasya dahil madulas. Diba? Ganun yung ano niya, yung naging effect. Diba? Parang ano lang yan, katulad ng isang tao, you look good, but in real life, or in reality, you're bald. Ganun lang yan. Ay, nako. Medyo na paaga talaga yung amin, ang ano dito, yung cold time. So, yun. Very, very early ako, guys. It's 9 o'clock in the morning. So, kabubukas na lang yung store. So, panhin ko muna. Kasi sigurado yung tinapay is, ano pa, hindi pa siya, ano pa lang, nasa oven pa lang. So, sana pagpasok ko, okay na. Nandiyan na yung bread, diba? So, that's it. Ayan, so, a little bit kimpot. Hope everything will be okay. And, yan. See you, Pinas. That's it. Sana maging everything will be okay. No, na, I can, kasi medyo okay na, sabi, kunting ano na lang, sabi nung ano, nung specialist ko. So, kunting ano na lang, kunting kimpot na lang. So, sana hindi ako makaramdam ng something. And of course, I have 2 sessions mas sa aking mga 2 sessions pa or 3 kung nakikita na maging okay na siya, kasi nakikita na maging okay na yung ano ko, pero though hindi pa siya totally, pero ano na to eh, forever na itong meron ako ng ganito na dinadamdam na pain. Pero yung inaano is kung pwede ba ako magbiyahe ng malayo, kasi dapat 2022 is nagbiyahe kami, and of course this 2023 hindi pa ako pinayagan, pero yan, for surely 2024 yun. And ay Diyos ko po, ayan, mag-iipon ng konti, so Pilipinas time, magkasa sa Pilipinas eh, pero hindi ko ba alam kung bakit ano na kailangan natin gumastos ng sobra sa Pilipinas. Parang umuwi lang tayo to make gastos, no? Diba? So, parang ganun. And then, pagbalik mo sa ibang bansa, ayun naman. But, honestly, naman, ilang busy rin naman ako umuwi sa Pilipinas is, wala naman akong naiiwang ano, wala naman akong mga utang naiiwan. Yun ang naman, and thanks God na ayoko talaga yung ano, yung ganun na pag-uwi ko, pagbalik ko, may naiiwan kang utang. Diba? So, usually ganun nangyayari. Nag-out of budget, and then after all, magka-utang ka, magka-ano ka. Yun naman yung hindi ko na ano, hindi ko naman pinapayagan na mangyayari. Kasi, pagbalik mo, you have to work harder, more harder, para ma-ano mo yung ano, yun naman. So, as soon as, yung ano lang, yung a little bit advice, control lang. Hindi naman umuwi tayo just to say na magpabongga or something, whatever, no? We have to go on vacation for some rest. Though na mayroon mong simple na ano, bondings with the family, bonding with friends. Pero wag natin itulong. Kasi alam nyo, tayo na nahihirapan when we going back to the other countries. Kaya
ano lang, walang ano, walang palakasan or pabanggahan or something. Yun lang, yun talaga yung ano, kasi meron talaga akong some ano ba, some friends na ganito, ganito, ganyan. Na ano, nang hirap. Sabi ko yun nga eh. So, bahala na yung iba kung ano man sasabihin sa atin na ganito, madama tayo or something na wala, wala no. Na hindi tayo nang ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, meron talagang ano, somebody's expecting too much that you're going to give them a lot, no? Money, pasalubong, or whatever. They don't know what you're passing by in the countries where we are working on. So, hindi nila alam yun. So, bahala sila kung ano man sasabihin nila na wala tayong ibigay or something, na hindi natin silang na-treat or something, no? Doon na yun, nandoon na yun. So, together with your family, some of friends. Pero wag na yun. Wag na yung in the first day, second day, third day, till end of the month na pabalik na tayo, isbunggahan pa. So, naalam natin sa sarili natin na wala na. Wala na. So, ang iba hindi nila alam kahit mangutang ka. Ang iba naman bibigay ko o ganito ganyan. Hindi nila alam yun anong hirap. Anong hirap ng ating mga trabaho or hindi nila alam kung ano yung pinaka-harder na gawin natin to pay all in the Philippines, di ba? So yun. Usually nangyayari sa atin, hindi ko nila lahat, pero usually nangyayari yun sa mga ano, sa mga OFW na ayun, todo and then pagbalik sa ano, sa ibang bansa is naiiwan natin yung ating sa Pilipinas na meron tayong pinag-iisipan. Umuwi tayo sa Pilipinas just because we have to take more rest and of course to be with the family. Yun yun ang anuhin natin. Ano ko sana maintindihan din ng family natin yun. So yun. Yun ang for almost ano yun. I've been here for almost ilang years din. So 2 times pa lang ako naka-uwi sa Pilipinas, but yun. Never pa naman nangyari sa akin na ano na nag-utang-utang ako pagbalik ko dito. Hindi pa naman nangyari yun. I don't want it to happen it kasi mahirap. Mahirap na magkakaroon tayo ng utang na isipin rin natin nun, di ba? So, that's it. A little bit advice na sana maintindihan nyo what I'm saying. Hindi naman masama na hindi tayo magpakita ng gila sa ating mga family or friends pagdating sa Pilipinas, di ba? Kasi ang hirap ng buhay sa ibang bansa. Yung Pilipinas nga, yung ano, yung pinaganoon lang yun. Diba? So, in one click, mauubos yan. In one click, wala na yan. So, yun. And, bala na mabos yung ano natin, yung ano natin, do, pag may mga time dapat ayusin. Diba? Yun yan. Kasi, ano lang yan eh. Pag ganyang, ano eh, ang iba't eh, kandito lang yan. After all, pag wala ka ng ano, they left you behind. Ganun. So, that's our vlog today. So, yan lang. Simple advice na sana hindi, ano, walang ano sa akin na magagalit. And of course, thank you and always saying, I love you at mag-ingat tayo. Love. See you in our next.